Ano ang SOGI Bill? Ito ay panukalang batas na isinulong ni Bataan 1st District Representative, Geraldine Roman. Ito ay sinuportahan ng mga senador na sina Loren Legarda, Grace Poe, Nancy Binay, Franklin Drilon, Bam Aquino, Cheese Escudero, Ralph Recto, Sonny Angara, JV Ejercito, Francis Pangilinan, Juan Miguel Zabiri, at Leila De Lima. SOGI Equality Bill na ang kahulugan ay Sexual Orientation and Gender Identity Expression. Ito ang mga nilalaman nito. Paalala, hindi ito paninira isang konting kaalaman lamang. Isa, Female Comfort Room. Pag gumamit ang isang LGBTQ+ na isang lalaki na nagdadamit babae sa female CR, na kahit di mo alam kung nagkukunwari lang, ay bawal magreklamo ang mga babae, at hahayaan na lang nila na gumamit ng CR nila na ang isang lalaki, na suot pang babae dahil panahon na magsalita sila ng laban sa pandinig ng isang LGBTQ+, ay pwede silang kasuhan ng Biological Women as Discrimination sa ilalim ng SOGI Bill. Ibig sabihin, parang natural na born women ang mag-adjust sa kanila at ang magsasakripisyo ng kaligtasan nila para lang hindi kasuhan ng mga LGBTQ+. 2. Parent. Ang magulang hindi pwedeng pakialaman o ituwid ang kanilang mga anak sa kanilang kasarian, halimbawa, ang isa nilang anak ay nabibilang sa LGBTQ+. Bilang magulang, hindi ka matutuwa na ang anak mo ay iba ang tinatahak na daan kay itutuwid mo siya hanggat maaga pa. Panahon ginawa yun ng magulang, pwede siyang ipakulong o sampahan ng kaso ng kanyang anak sa ilalim ng SOGI Bill. 3. Religion. Halimbawa, sa bahay-simbahan nangaral ang isang pari, pastor o imam tungkol sa bawal ang makiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae o anumang batas ng Diyos, ay tapos may tinamaan sa pangaral na yon sa mga nagsisimbang LGBTQ+, ay pwedeng kasuhan ang pastor, pari o imam sa mga sinabi nila kahit na ipinaliwanag lang nila ang nilalaman ng Biblia o Quran. 4. Christian school, Islamic school o iba pang religious organization. Halimbawa, nag-enroll ang isang transgender o LGBTQ+ at hindi siya tinanggap dahil sa religious belief ng paaralan, na istrikto lamang para sa biological na babae at lalaki. Ang eskwelahan ay mapaparusahan o pwedeng kasuhan sa ilalim ng SOGI Bill. O kaya, bagamat hindi religious-related ang paaralan, ngunit may mga rules and regulations lamang sila na pinapatupad. 5. Business and establishments. Halimbawa, ang negosyo mo ay para sa mga kasal at ang prinsipyo mo ng kasal ay sagrado at para lamang sa biological women and men. At pag may magtanong ng serbisyo mo na magpapakasal ang dalawang parehas ang kasarian at hindi mo tinanggap ang layo nila, ay pwede ka nila kasuhan agad sa ilalim ng SOGI Bill. 6. Newborn baby. Nang nanganak ang isang nanay, hindi pwedeng ilagay sa birth certificate na male or female. Dapat ay XX o dalawang number sign lamang. Ibig sabihin, lahat ng ipapanganak walang kasarian na ilalagay sa birth certificate, na ibig din sabihin na hindi nakilala ang kasarian ng isang bata. Ngayon ay nalaman mo na kabayan. Ang tanong, sang-ayon ka ba sa SOGI Bill?